Okay, so magandang buhay muli sa lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa appliances protection for surge or in rush current timer off. So dinesign natin to para sa appliances protection. So we're going to discuss about the appliances protection for surge or in rush current. Kaya nag-design tayo ng time delay starting timer off connection. Meaning, if there is a frequent blackout or brownout, there is a possibility na madaling masira o ma-shorten ng lifespan ng mga appliances natin because of surge or in rush current sa biglaan ng pagpasok ng power supply o kuryente sa mga appliances natin. Ang purpose natin dito ay to prolong the lifespan of our appliances at the same time, yung timer, no? Timer off kasi ito. So, ito ngayon yung ladder diagram. Then we have the power circuit. So gagamit tayo ng isang magnetic conductor sa isang timer. Okay, so makikita nyo, we have line 1, line 2. So ito yung timer natin, magnetic conductor, then pilot lamp green, then kung ano man yung lagay natin, yung appliances natin, pwedeng freezer, ref, ACU, TV, etc. and so on and so forth. Okay, kung susupply natin, if we're going to supply line 1, line 2, so may energize ngayon yung timer. Now, from line 1, papunta sa terminal 7, at the same time, 8. Now, then, line 2, dadaloy sa overload relay, 9596, papunta yun sa non-microlose contact ng C1, 3132, papunta sa 2. So, let's say 10 seconds yung time setting natin. Okay, pumasok ang kuryente, line 1, line 2. At the same time, umilaw yung red na siya nagsasabi, hindi pa nasusupplyan yung appliances natin. So, 10 seconds. Pagpasok ng kuryente, bibilangin tayo ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bababa ngayon yung 8, 5. Mag-close ngayon yung 8, 6. At the same time, mag-open ngayon yung 21-22. Mamatay ngayon yung red. Then, ang mangyari ngayon, no, na-energize ngayon yung coil A1, A2 ng magnetic conductor. Pag na-energize yan, automatic mag-close yung maintaining contact natin. Ayun, 13-14. Then, mag-open ngayon yung C1, 31-32. So, ito yung interlocking natin para mapatay natin yung supply ng timer sa terminal 2. So, nangyari ngayon, na-energize yung contactor 1. So, kahit pagka na-energize yung contactor 1, mag-open yung 31-32, na siya ang magpapatay yung supply sa terminal 2 ng timer. So, ibig sabihin, kahit ito, pagka na-open ito, 31-32, babalik sa dati. Ayun, no? Mag-open ulit, pero ang takbo ng kuryente from line 1, 7, 8, then 13, 14 ng contactor 1, papunta sa A1. So, na-energize pa rin yung contactor 1 kahit, no? Kahit tumaas yung 8.5, nag-close ulit yung 8.5, nag-open yung 8.6, dito na yung daloy ng kuryente from 7, 8, maintaining contact 13, 14 ng contactor 1, papunta sa A1. Umilaw yung green, then at the same time, nag-close yung power circuit. So, gumana ngayon yung appliances natin. Kung ano man yan. Freezer, ref, ECU, and so on and so forth. No? Kahit ano yung pwedeng saksak natin dito para sa appliances natin protection. Okay, so maandar yung appliances natin. Halimbawa, sabi na lang natin nag-brownout. Brownout. So, pag sinabing nag-brownout, babalik ulit sa dati, na? Close ulit yan. Then, brownout nga yan. Brownout, na? So, namatay yung appliances natin. Bakit namatay yung appliances natin? Na-de-energize ngayon yung ano natin? Na-de-energize yung mga components natin dahil walang supply, brownout nga at saka blackout. So, halimbawa lang po, bumalik ngayon yung kuryente.
Pagbalik ng kuryente ulit, nasupply uli yung line 1 papunta sa 7 ng timer at nasupply uli yung line 2 papunta sa overlay, papunta sa terminal 2 ng timer. So, naka-time setting, hindi mo nagagana yung appliances natin. Hindi mo nagagana, naka-time setting. Ayun po ang purpose natin para hindi papasok ka agad yung kuryente. Pagpapasok ka agad yung kuryente dito sa appliances natin, ay magkakaroon ng inrush current. Inrush current, ibig sabihin mag-ampere yung appliances natin. Kaya hanggang sa mag-normal yung supply ng kuryente bago siya masusupplyan yung appliances natin dahil sa time setting natin. Okay, again, may pumasok na kuryente, time setting natin 10 seconds, bibilang tayo ng 10 seconds kasi yun ang time setting natin sa timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Bumaba ngayon yung 8.5, nag-close ngayon yung 8.6, na? Close yung 8.6. Nag-close yung 8.6, na-energize yung C1 o contactor 1. Once nag-close yung contactor 1, mag-open yung normally close contact ng C1, yung red. Patay yung red, umila yung green. So once na-energize to, meron tayong maintaining contact 13-14 ng contactor 1. Ibig sabihin, mag-close ngayon yung 13-14, yun ang pinaka-maintaining contact natin. Dahil na-energize ito, ito ngayon yung 31-32, mag-open. Ayun, ano mangyari ngayon? Once na nag-open yan, ma-de-energize yung timer. Once na de-energize yung timer, kasi timer up po to, ma-de-energize yung timer, babalik sa dati. Mag-close ulit yung 8.5, mag-open yung 8.6. Kahit nag-open yung 8.6, may pumapasok pa rin na kuryente papunta sa A1 dahil sa line 1, 7, 8, then 13, 14, papunta sa A1. Ibig sabihin, gumagana na yung contactor natin kahit nag-open yung 8.6. So, nangyari ngayon, nag-close ngayon ito. No? Pag nag-close ito, ayun, there is a power. Meron naman supply para sa appliances natin. Ayun po ang purpose natin, na ipag-normal muna na yung supply para hindi papasok ka agad dun sa appliances natin yung kuryente dahil iniwasan nga natin yung surge or inrush current. So at the same time, ito ay pinoprolong natin yung buhay ng timer dahil timer off. So ayan po, ang appliances protection for surge or inrush current, timer off. Okay, so again, maraming salamat po sa kanilang lahat and God bless us all.